Good day everyone! I am Aga Hinay at nagtuturo po ako dito ng mga phone tricks, phone hacks, and phone tutorials para po sa mga cellphone users natin dyan, kagaya mo. So kung gusto mo yung mga ganitong content, don't leave this video without subscribing po. Like, comment, at share mo na rin if ever na may matutunan ka sa video nito, okay? Pasensya na po at ngayon pa po ako nakapag-upload kasi po sobrang busy lang po sa school at nagkasakit po ako. Ngayon naghanap talaga ako ng time para makapaggawa ng video. So ayan, ito na po. So sa video natin ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano mawala yung lag sa cellphone natin kasi karamihan pa po sa inyo dito is nagpo-problema dahil yung phone raw nila is lag na lag talaga. So hindi naman natin sinisisi sa sarili natin, no? Minsan naman talaga yung phone talaga yung may problema. Yung phone talaga is low quality, may times talaga na maglalag talaga yung phone mo. Pero may times din naman na yung problema is nasa iyo. Kasi may times naman talaga na mahilig tayo mag-download, mahilig tayo mag-save ng kahit ano, or mag-download ng mga applications, ng mga ganun. Kahit hindi na kaya ng phone mo, is kakayanin pa rin niya kahit masakit. Kaya yung resulta, naglalag na siya. So, ang rason kung bakit naglalag yung phone natin is, number one dyan is yung RAM ng ating cellphone. Yung RAM ng ating cellphone, kapag kunti lang siya or hindi gaanong malaki yung RAM ng ating cellphone, at kapag dinownloadan mo pa or sinave or may marami kang sinave sa phone mo or something like that na marami kang nilagay kahit hindi naman kaya. Kaya yun yung dahilan kung bakit naglalag yung phone natin. So ngayon, ituturo ko po sa inyo yung pinaka-basic way. Isa itong method or isa itong options or isa itong way para mas ma-lessen yung paglag ng ating cellphone. Okay, so always remember, just follow the steps na ituturo ko dito sa screen. Okay, so ngayon, puntahan lang natin dito yung settings ng ating phone. Okay, so dito sa settings ng ating phone, dapat i-on natin yung developer options. Yung developer options po is yan yung karagdagang settings na naka-hide po sa phone natin. So, yun yung dapat nating i-open. So, paano nga ba ma-open yung developer option? Actually, yung developer option, makikita mo po yan dito sa system settings. Depende po kung saan nakalagay yung developer option mo. Pero sa akin, dito sa phone ko, makikita mo talaga yan dito sa system settings, dito sa may pinakababa. Pero ngayon, hindi mo siya makikita kasi hindi nga naka-turn on yung developer options natin. So, pwede nyo rin naman yung i-search ayan, hindi mo ma-search kasi wala pa po or hindi pa naka-turn on. So ngayon, paano nga ba ma-turn on? Okay, pwede kayong pumunta dito sa About Device at pagkatapos puntahan nyo dito yung version at pagkatapos dito sa Build Number. Ayang Build Number na yan, yan yung pindutin natin. Pero before that, para mas mabilis, pwede kayo dito sa search kung may search engine yung or may search bar yung settings nyo. So pwede nyo i-search doon, Build, ayan, Build Number. So ayan po. So kapag pinindot mo yon, dito rin yung kinalabasan. Okay? So pindutin lang natin ito ng paulit-ulit itong build number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At ayan, so enter lock screen password. So hindi mo, wala po kayo makikita kasi password po ito. At pagkatapos mong nalagay yung password, so bumalik ka na dito. Tapos i-back lang natin yan. At ngayon, puntahan natin ulit dito yung system settings. Ayan po. At dito sa pinakaibaba, may makikita na po kayong developer options dyan. Pero mas madali, mas maganda na i-search mo na lang para mas mabilis. Developer option. Ayan po. So, pindutin po natin yan. Ayan, naka-turn on po yan. At kapag, always remember po, at kapag naka-turn off po ito, kapag pinindot mo yan at tinurn off mo, automatic na babalik ka naman sa build number at i-open mo naman ulit. Ganun po yun. So ngayon dito, hanapin po natin dito yung background process limit. Scroll down mo lang hanggang may makikita kang background process limit. Ayan po. So ito na po yung background process limit,
limit. Background process limit. Ayan po. Kapag pinindot mo po yun, nandito po siya sa standard limit. So ngayon, meron kayong choices dito. Choice. Ano ba yun? Meron kayong choices dito. No background processes. At most one process, at most two processes, at most three processes, at most four processes. So ngayon, ang ibig sabihin po dito is yung mga background processes, yung mga applications na nagra-run sa background. Yan po yung ibig sabihin niya. At kapag pinindot nyo po itong no background process, no background process limit, ayan po, no background processes, ibig sabihin, wala na pong magra-run na application sa background na siyang dahilan kung bakit po naglalag yung phone natin. Kasi once merong mga applications na nagra-run sa background, kahit na naka-back pa yan or naka-delete reasons na po yan, nagra-run pa rin yan sa background. So, ibig sabihin is nagkukonsume pa yun ng life ng iyong phone. At ibig sabihin doon, kapag naka-on yun, is naglalag talaga yung phone natin doon. At isa pa, ang advantage dito is kapag naka no background processes ka, mas makakasave ka sa battery mo kasi wala nang nagra-run na application sa background. Pasensya po kung ganito yung boses ko kasi nagkasakit po ako. So, kakayanin natin to. Okay. Ibig sabihin din naman ito ng itong at most one process. Ang ibig sabihin rin naman yan is kapag pinindot mo yan, isang apps po yung magra-run sa background. Then ito namang at most two processes is dalawang apps. Tapos three processes, may tatlong apps. Four processes, may apat na apps. At kapag itong standard limit, kung ano yung mga applications na inopen mo na nagra-run sa background, is yun talaga yung magra-run. Okay, yan yung standard limit. So mas mabuti na piliin natin dito yung no background processes. So very helpful. So very helpful po ito para dun sa mga laging nagdalag kasi mas malesen na po talaga yung paglalag nyo dito. This is the only way, hindi naman niya only way, this is another way pala. So this is another way para mas malesen yung paglag ng ating cellphone. At isa, always remember na nakakasave rin ito sa ating battery life in most cases. So yun po guys. So sana nakatulong ang video nito sa iyo at sana may natutunan kayo sa video nito. At kung gusto niyo pa ng mga ganitong content, don't leave this video without subscribing po. Like, comment at i-share mo na yan if ever na may matutunan ka sa video ito, okay? So that's all for today guys. Thank you so much and God bless po sa ating lahat. Thank you.